Welcome back to our Thursday Business Talk, mga Arjorista. I am Rich Bagnes. Muli, makakasama niyo po kayo, kami upang kayo ay matuto, ma-inspire mula na naman sa ating mga members na patuloy na natutupad ang kanilang mga pangarap dito kay Arjur. Yes, and I am Berna Marquez. Live na naman po tayo ngayon. Kung nasan man po kayo, palagi po tayong mag-ingat. And huwag po natin kalimutang uminom ng Immubit Zinc at ang ating Immupure AG para mas lumakas po ang ating resistensya, especially ngayon po may pandemic. Yes, at ngayon may bago na naman po tayong mga kasama. Isa sa mga millionaires muli ng Arjur World, siya ay ika-12 millionaire ng Arjur at founder ng Dream Builders Superstar. At yun pa nga mga Berna, currently, siya ay ating Executive Millionaires Club member. Meaning to say, kumita na siya ng 3 million dito kay Arjur. So exciting yung araw na to kasi ikukwento niya sa akin paano niya nga ba nakuha yung first million niya dito sa Arjur World. Actually, 3 million na mahigit, no sir? Yes. Ano nga ba yung ginawa nila para makamit niya yung goal niya na yun? So, huwag na natin patagalin. Makakasama na po natin. Walang iba kundi si Coach Enzo Espinosa. Ayun, so thank you Sir Rich and thank you Ma'am Berna. So good morning Arjuristas, naririnig po ba? Ayan, so happy 1st of October po sa inyong lahat. So thank you Big 3 for giving me this opportunity na ma-share ko po ang aking Arjur journey. So special shout out po sa lahat po ng mga naka-tune in, sa lahat po ng mga team na nanonood po today. So, especially po sa aking Dream Builders family at sa team Dream Builders Superstars, of course. So, allow me first to introduce myself. I'm Dennis Espinosa. You may know me sa Arjur as Coach Enzo. So, as your 12 Millionaires Club Circle and currently Executive Millionaires Club Circle po. So, I was born in Quezon City, dito po sa Manila, but I was raised in La Union. And at an early age, namulat po ako sa mahirap na buhay. So hindi po ako pinanganak with silver or gold spoon. So kailangan magsumikap para at makagraduate. Yan. So panganay po ako sa apat na magkakapatid. So yung responsibility nasa shoulder ko po. Kasi nga po, yung mother ko po, tinutulungan ko before magbenta po ng kung ano-ano sa store niya po sa province. Yan, yung father ko po, fireman. Tapos po, trinay ko pong magsumikap mag-aral. So, next slide po, ma'am. So, gusto ko ipakita kung saan po yung pinanggalingan ko po. So, graduate po ako ng sa St. Louis University. May degree po akong Bachelor of Science in Accountancy. Tapos, nakakuha din po ako ng units ng masteral po sa PUP Manila. Ayan. So, since sounds good yung credentials, pero sa kabila po ng tagumpay sa pag-aaral, sobrang grabe din po yung struggle po. Kailangan, naalala ko pa yung mother ko before, sabi niya sa akin, kailangan galingan mo yung mag-aral para makagraduate ka, makapag-college ka kasi hindi ka namin kayang pag-aralin. So, the only way na naisip ko is pagbutihan ko yung pag-aaral para makuha ko yung scholarship nung nasa college ako. So, ginalingan ko po, graduate naman po tayong valedictorian sa pamamagitan po ng pag-aaral ng mabuti at sa sinamahan ko po ng maraming dasal. So, pagka-graduate ko po, lumuwas na po kaagad ako sa Manila. To cut the long story short, lumuwas po ako sa Manila, naghanap po kaagad ng trabaho. Unang trabaho ko po, naging bank employee po ako sa BPI. So sa BPI po, nag-work po tayo doon as a bank processing specialist and new accounts teller po. So 3 years din po ako sa BPI. Dati, ang mindset ko po pag nag-work ka po sa banko, malaki ka agad yung sahod. So hindi po pala ganun kalaki kapag lalo na kapag staff ka pa lang. So 3 years din po yung tinaga ko. Maganda sa pandinig, pero maganda rin sa pormahan, pero no offense meant sa mga nag-work sa banko, hindi po naman po ganun kalaki yung sahod, lalo na pag-stop lang po tayo. So, especially during this time nung nag-work po ako sa BPI, mas nagkaroon po ng isa sa mga pinakamabigat na challenges sa buhay po at buhay po ng aking family. Kasi nga po, dito po nawala po yung mother ko. So, my mom passed away when I was working in BPI.
And kailangan ko pong mag-step up as breadwinner. So nag-aaral pa po yung tatlong kapatid ko by that time. So na-realize ko na hindi po kasi yung sinasahod ko sa BPI. Kailangan ko po maghanap ng mas magagandang opportunity na nag-offer ng magandang compensation. At nahanap ko nga po, pumunta po ako sa BPO. Lumipat po ako sa BPO industry kasi nga po sabi nila malaki ang sahod. Which is indeed malaki nga po ang pasahod ko pag sa BPO ko nag-work. Nag-work po ako sa BPO International. So pagmamay-ari po siya ng SGB, sobrang daming work, grabe, tapos hindi ka compensated. So ano, assistant accounting supervisor po ako doon, since graduate nga po ako, accountant po ako by profession. Tapos lumipat po ako sa Accenture. Sa Accenture, naging team leader naman tayo, supervisor. Maganda yung sahod, maganda yung benefits, wala ka rin masasabi. Ang struggle lang po sa Accenture, yung shift po. Three years po akong night shift po sa Accenture. Sa mga night shift po dyan, alam nyo po yung struggle ng pagpupuyat. So in short, hindi po healthy yung lifestyle. Kasi nga po, puyat na puyat ka. Tapos gusto ko ng normal na career. Ako kasi yung taong sakitin, hindi talaga ako pwedeng magtagal na naka-night shift lang. So ang ginawa ko, siguro sabi ko, kailangan maging normal yung career ko. Kasi nga, ang alam ko lang gawin talaga is magtrabaho. Nag-apply ako as general accountant sa Xerox. Sa Xerox is doon sa katabi siya ng SM MOA. BPO company din siya. Tapos, nag-apply po ako as general accountant. Ito na po siguro yung company na, isa sa mga company na napakaganda po ng compensation, napakalaki ng sahod. So, masahod po ako dati before ng more than 35,000 net. Kasi nga po, ang dami pong tax, di ba? So, ang offer sa akin doon, nasa 40,000. So, maganda po yung, ano, yung take-home pay. Pero nga po, para ma-promote ka sa work na yan, kailangan magaling ka, tapos kailangan may masteral ka. So, yung units ko sa masteral, hindi pa masyadong credit yon kasi hindi ko po natapos yung masteral ko, Master in Business Administration. So, ganun yung reality po sa, ano, sa work. So, minsan kahit magaling ka, lalo na pagkulang ka sa credentials, minsan kailangan po ng MBA, hindi ka po ma-promote. So next po. So yun po yung corporate ano po natin, background po yun, 9 years. So not everyone knows until now, licensed financial advisor po ako ng Prolife UK, at the same time associate or assistant unit manager po ako ng Prolife UK. Bakit ko po pinasok si Prolife? Kasi nga po ako po yung taong gastador po, hindi ako marunong mag-budget. Gusto ko lang pong magkaroon po ng financial literacy. At the same time, yung advocacy team nito maganda na magagamit po natin hindi lang po sa personal na buhay, kundi po sa business natin. That I can share to my friends, to my relatives, yung importance ng savings, investment, at saka yung pagkakaroon ng protection. So next po, ayan. So yan po yung background po as corporate. And corporate employee. So 9 years po tayong nag-work as corporate employee. Prior joining Arjor, sinabay ko din po yung pagiging online seller, kaya hindi po bago sa akin yung pagbibenta ng pabango. Kasi nga po, meron akong pabango dati na binibenta online, ang pangalan, Enzo Sensation. Online business lang naman siya, retail business. Nung nag-work po ako sa BPO company, ang ginagawa ko po doon, sinasabay ko, binibentahan ko po kasi yung mga office mate ko. Lalo na pag BPO, di ba, call center industry, talagang mabenta po talaga ang pabango. And bago po mag-Arjor, natry ko din po mag-join po sa isang MLM business. Yun po yung tinatawag nating, alam nyo po yung tinatawag na ano, yung Real Business Club. Yan. So, yung sa Real Business Club, ginawa kong part-time, on and off. Tapos, doon ko po na-realize yung kagandahan ng network marketing. Na kasi ang sinasabi ng karamihan, kapag narinig na yung word na network marketing, ang ibig sabihin sa kanila or ang dating sa kanila is scam ka agad, which is hindi naman po. So, yung mindset, kailangan nang baguhin, di ba? As the time goes by, nagbago yung mindset. Dito ko na-realize na maganda pala yung kitaan sa network marketing. Kasi nga, sarili mo yung oras mo, yung hawak mo yung oras mo, ikaw yung boss. Ayan. So, dito ko po natutunan kung paano unang mag-network. Ayan. Yung dating mahihain na Coach Enzo, natuto pong magsalita. So, next po tayo, ma'am, sir. Ayan. So, may i-share po ako sa inyong apat na bagay na sa tingin kong naging importante para sa Arjor journey ko. So, unang-una yung purpose, presence, plant or planting, and prayers. Una po yung purpose. Sabi nga po natin, sabi ko nga po, itong Arjor po is an answered prayer. Kasi nung pinakilala po sa akin si Arjor, nagtatrabaho pa ako before,
bumalik ako sa employment kasi nga hinahanap ng katawan ko yung pagiging general accountant at wala na po ako masyadong kinikita po sa ano sa dati ko pong network marketing kasi nga po ang package doon, imagine pinebenta namin 16,000 worth of package as compared po dito sa atin na 2,000 pa lang pwede ka nang magsimula ng negosyo mo. Yan. So yung Arjur, pinagdasal ko po ito kasi dati na burnout na po ako. Ayaw ko na po dapat mag-network. Sabi ko, bumalik na po ako sa employment, mag-network na naman ako. So Lord, so may taong nag-offer sa akin ng Arjur, pinanalangin ko po ito ng over around siguro 1 to 2 weeks na panalangin. So nanalangin po ako na kung Arjur po yung tamang network para sa akin, bigyan niyo po ako ng sign. Kasi hindi ko naman po gagawin to para sa sarili ko lang. Gagawin ko po ito para sa aking deepest why. So yung purpose ko sa dito sa Arjur para sa aking deepest why, itong family ko po. Since wala na nga po yung mother ko, nag-step in po ako sa breadwinner. Ayan, senior citizen na rin po si Papa. Ayan, so I step in as a breadwinner. So yung mga dreams and goals ko para sa aking family, nakita ko po dito sa Arjur. And yung advocacy niya na maganda to help people live better lives. Yun po talaga yung nagustuhan ko. And this, my family is my deepest why. So katulad niyo po ako, sila lang po yung reason kung bakit po ako gumigising sa umaga, nagsusumikap. So next po tayo, ma'am. So come June 2016, ito na po, dito po nag-start yung Arjur journey ko po. So June 21, 2016, ito na po yung turning point ng Arjur journey ko po. May tao pong nag-introduce po sa akin sa Arjur. Ito po yung tinatawag ko pong mentor ko po, yung author po ng Bro4 System. Siya po yung tinatawag pong angel ko po. Ayan yung nakamaroon si Coach Office. We all know him as the fastest millionaire po dito sa Arjur. Ayan. So kinausap po ako ni Coach Office at saka ni Sir Ray, na ating pong marketing director na before, pero kasama po namin siya noong nag-network pa. Ayan. So June 21, 2016, parinesentan po nila akong dalawa. So, hindi na po masyado doon sa product kasi alam ko pong mabilis ibenta yung produkto. Wala po akong masyadong question sa product. Ang pinagtuunan ko na lang po ng pansin, siguro po yung marketing plan. Kasi nga po, yung pinanggalingan ko, beauty and wellness. Dito po, perfume naman siya. So, nung na-discuss sa akin yung marketing plan, sabi ko madali. Madali lang siyang gawin kasi nga madaling i-dispose yung product. Kasi nga consumable, marketable, lagi pong ginagamit, di ba? So, mura lang siya. So, bata matanda, may ngipin o wala, talagang ginagamit ko yung pabango. And it's part of my lifestyle. Since ako din po yung taong na hindi po nakakalabas ng bahay kung wala pong ini-spray na pabango, talagang patok po sa akin yung product po natin. And, so, I can't say no kapag ganyan ba naman yung mag-discuss sa'yo, di ba? Diniscussan ka ni Coach Okis, prenesentan ka ni Sir Ray, hindi ka pa ba mag-say yes? So, at that time, nag-pay-in ako on the spot. So kung yung mga nakakaalam po dito ng Bro4, ayan po, napa-Bro4 po ako on the spot po dyan. So bumili po ako ng apat na package para masimulan po yung negosyo. Ayan. So after 1 month, ayan, hindi pa po ako nag-resign ng work dyan, ginagawa po si Arjur part-time. May taong nag-text po sa akin, sabi niya, na-receive po yung text niya ng gabi. Sabi niya, Coach Enzo, may pay-in ako, Bro4. Ayan, yung binilugan ko po dyan. So, nag-text po ako sa boss ko kasi na-excite ako. Pag sinabing bro for apat na package, sabi ko hindi na ako papasok sa work kasi kailangan kong i-assist yung mag-pay-in. Ayan. So, yung mindset nga bro for pagdating ko po sa office, ayan, isa lang po yung package na binili po sa akin. So, ayan. So, kung negative ka mag-isip, siguro may maaasar ka kasi nga nag-absent ka pa sa work kasi nga excited ka na bro for yung pay-in. Pero dahil nga po positive yung mindset ko, may vision po ako na nakita na dito sa Arjur, matutupad po yung mga pangarap ko para sa aking pamilya. Ang ginawa ko, imbis na ma-negative po ako, ang ginawa ko po, nagkataon po na nandoon po si Coach Ray sa tabi ko. So nag-a-assist din po siya doon sa dating office namin sa McDotton Building, EDSA Corner East Avenue, yung dating office po ng Arjur, na dati pong Liamor. Ayan. So sabi ko kay Sir Ray, meron ka bang CBM pa dati, di ba? Tapos ngayon, ABOP na yung Arjur Business Opportunity Presentation natin. So sabi niya, meron. Sabi niya, sakto Coach Ray, pwede bang sumama ako sa'yo? Kasi mag-holiday na akong hindi papasok sa work, sabi ko sa kanya. So ang nangyari po, sumama po ako kay Coach Ray kasi ang maganda po dito, yung pupuntahan pala niya saktong-sakto sa Bulacan.
So pumunta po kami sa San Jose del Monte, Bulacan. Diyan po, nag-invite po ako dyan. Sakto, yung mga kakilala ko po dyan is yung dati ko ding, may isang leader po ako dyan na ang pangalan po Coach Cel Aulo, na taga San Jose del Monte, Bulacan, kung saan po, taga dyan din po siya. Sakto, umaten po kami sa ADOP ni Sir Ray. Ayan. So hindi ko po malilimutan, ito po yung kauna-una ang ADOP na na-attendan ko outside yung dating head office po natin sa McDotton. Ayan. So doon ko na-realize na kailangan makinig si speaker, di ba? Sa mga kaka-join pa lang dyan, katulad nyo din po ako dati, presentan, umupo po sa, ano, sa mga ADOP, nakinig sa speaker. Tapos doon ko po natutunan po yung negosyo. Kasi nga po nung nag-PIN ako, hindi pa kaagad nag-sing in. Basta ang alam ko, yayaman po ako dito sa Arjor. Kasi nga po, ganun po yung concept. Maganda po yung sistema po nang meron ang network marketing. Sir, next po. Next slide. Ayan. So, yung kampo dito po sa slide na ito, nakakatuwa pong isipin, ito po yung apat na kauna-unahan ko pong binuo na sub-teams or apat na core leaders ko po. Yung upper left po, ito po yung team Bulacan ko po. Kung mapapansin niyo po, yellow pa po yung paper bag po na gamit po namin dyan. Kasi po nagsisimula po kami, The Amor pa po yung company. Yan. So makikita niyo, andito si Sir Arvin, ayan, si Sir Ray, ayan. At yung team Bulacan po, ko po. Yan po yung kauna-unahang grupo na binuo ko po dito sa Arjor. So yung upper right po naman dito, ito na pa, on the spot pay-in ko po si Coach Rusty, which is one of the Platinum Directors Club ng company na po natin. Isa sa mga core leader ko. So ito po dito sa upper right side po, ito po yung sa head office po ng dating Arjo, which is yung The Amor before. Yung lower left side po, ito po yung ano, yung Team Caloocan ko. And yung lower right side, ito naman po yung Team Laguna ko. So tandem-tandem po kami dyan kapag may nagpipresent. So tulungan po kami sa pagpipresent po, sa paghahanap po ng mga potential leaders. So ang strategy ko po before, maghanap muna ng potential leaders para at least mas mapabilis yung pag-network. Yan. So next po sir. Yan. So sa slide po na ito, dito na po yung tinatawag na legwork. Ito po yung tinatawag na first provincial po na legwork o yung pag-network o yung tinatawag na fieldwork po. Ito po yung kauna-unahang lumabas po kami outside of our comfort zone. Pumunta po kami sa Isabela, sa Nueva Vizcaya. Ayan po. Naalala ko, that's February 2017. Buti na lang may Facebook, no? Kasi ako malilimutin po talaga ako sa date. Ayan. So, ang kasama ko po dito sa Norte, si Sir Ray. Ayan. At saka po yung team Bulacan ko po, si Gold Directors Club MK Cesar Martinez, si Platinum Directors Club na po natin na si Coach Cel Aulo. Ayan po sila. Pumunta po kami ng Isabela. So, nag-stay po kami doon ng 5 araw. So, grabe po yung journey na yan. Hindi ko malilimutan. 5 araw, paikot-ikot po kami sa Isabela, sa Nueva Vizcaya, para maghanap po ng potential leader at i-share po yung negosyo. Ito po yung time na nag-i-start pa lang kami. Sabi nga, yung daan pa dito, hindi pa straight line. Lubak-lubak pa talaga yan. So, talagang ano, nandun po yung sipag at tiyaga, yung maranasan mong mapuyat talaga, mapagod, yan. Talagang kailangan mong malakas yung resistensya mo diyan. Kung hindi ka talaga tatagal. Imagine mo 5 years po na ano, na legwork po yan, na fieldwork. So, next po, sir. Yan. So, yung pangalawang ingredients to my Arjor journey, yung tinatawag ko pong presence. Dito po sa presence na sinasabi ko, kapag bago ka sa network marketing, lalo na kapag first-timer mo, so kahit hindi ka first-timer, kailangan mong aralin yung negosyo. Kailangan mong umattend ng training. Kailangan mong magbutas ng upuan para aralin yung negosyo, umattend ng training, makinig sa ABOP. Kasi yung ABOP na yan, yung presentation, hindi mo makukuha yan in one sitting. Kailangan mong ulit-ulitin. So marami akong naririnig na, Coach Enzo, ano ba, naka-attend na ako dyan. So, hindi, minsan kasi ganun po yung mindset, AKNY, alam ko na yan. So, hindi po, dapat ulit-ulitin po natin sa pag-attend yung mga training. So, kailangan yung presence, kailangan mo maging visible. You have to keep going, you have to show up when most people would quit. So, kailangan nandoon ka lagi kapag may training, may coaching with your mentor, kasi doon ka gagaling. So, next po tayo, sir. Ayan.
So when it comes sa presence, kailangan mag-empty your cup ka. Imagine mo, 9 years po yung experience ko as a general accountant. Galing po ako sa corporate world. Kung tutuusin yung mindset ko po talaga, wala po sa networking. Talagang yung alam ko po nasa accounting po. Ano ba naman yung alam ko sa networking, di ba? Sabi nila, pag nag-join ka, kailangan mag-empty your cup. Totoo naman po yan. When we say empty your cup, kailangan mong mag-unlearn. Ano ba yung unlearn? Yung unlearn, tinuturo po yan sa NIO 2. You have to unlearn almost everything. Kasi ito, new company siya. And new set of products, especially yung marketing plan. Hindi ka magagaling kung ayaw mo mag-empty your cup. Kasi nga, ang attitude na AKNY, delikado po yan. One of the deadliest na attitude na meron ang minsan ang mga network marketer kaya hindi po sila naging successful, yung tinatawag na AKNY. Pag in-invite sila ni Apply na mag-training, ang daming dahilan. Ang daming palusot, di ba? Di ba? So ito yung unang empty your cup na training na nangyari sa old office namin, which is the Amor pa. Kung mapapansin nyo, naka-yelo pa po ako dyan. Yan po yung polo shirt po namin. Dati, ayan, naging favorite po po yan. So, ito po, halos every Friday, kasabay po ng check-in day na po ng mga arduista po, yung training po sa dating head office. Next po, sir. Ayan. So, yung my arduous journey started talaga when I decided to step up. Kasi sabi ko nga before, hindi ako dapat nagdi-depend sa upline ko lang. Kasi si upline, yes, andyan si upline para i-support ka, i-guide ka, i-mentor ka, i-coach ka. But at the end of the day, kailangan mong aralin yung negosyo. Kailangan mong mag-step up. Ang goal kasi dito, kailangan may apply mo yung mga learnings mo. Lahat na natutunan mo sa training, sa coaching, kaya kailangan mo i-apply. Mag-step up ka. Ayan. So nagpapasalamat ako kay Coach Ray at kay Coach Okis. Kung wala po sila, hindi po ako marunong magsalita sa harap nyo ngayon. Hindi po ako marunong mag-ABOP, hindi po ako marunong mag-conduct ng training. So ang goal po kasi is maging independent kang leader, not just another follower. You have to step up, you have to believe in yourself na kaya mo. Imagine mo yung dating Coach Enzo na computer lang ang hawak. Diba? Kasi nga po, accountant po ako. Yung dating Coach Enzo na mahihain, natuto pong magsalita. Ito po yung mga first presentation ko, natatandaan ko po. First grand ABOP ko po sa Cavite po yan, upper left. Then natuto na rin po ako mag-conduct ng training po sa dating head office. And so nagte-training na po ako dyan. Inaral ko po yung mga training na binabagsak ni Mentor Okis at ni Mentor Ray. And minsan natutuwa nga po ako sa mga presentation ko po sa ABOP. Minsan, yung mga spill nila, tsaka kahit yung mga joke nila, kahit yung mga linyahan nila, minsan nagagaya ko na rin eh. Kasi remember, kung sino yung laging pinapakinggan mo, ang laki ng chance na makukuha mo din yung kanilang habits, yung kanilang mannerism, iban yung mga jokes nila sa presentation. So, next po, sir. And so, paano ko naging maging magsalita? That is consistency. Training is the key. Hindi ko na lang namamalayan, ako na pala talaga yung nagtitraining sa aking grupo. Ayan. So, natry ko nang mag-train ng NIO 1, NIO 2, natry ko na rin mag-conduct ng special training, which is isa sa mga 40 ko yung Facebook marketing. So, ang dami ko na rin pong naturuan mag-Facebook marketing, hindi lang po Dream Builders Family, kundi po iba't ibang team po na napuntahan ko. Ayan. So, hanggat di ko po na namamalayan talaga, na lumalaki po yung team. Kasi nga po, natututo po tayong mag-train. Kasi kapag hindi ka marunong mag-train, sabi ng aking upline, ng aking mga mentors, hindi lalaki ang grupo mo. Believe me or not, ganun po talaga ang mangyayari. So next po tayo, sir. Ayan. So dahil nga po sa consistency ko po na ito, nagtuloy-tuloy po ako sa paghataw, natuloy-tuloy po ako sa na matuto at mag-share po ng business. Ito po yung kauna-unang achievement ko po dito sa Arjoy. So ito po yung Bronze Directors Club. So yung Bronze Directors Club, na-receive ko po ito during check-in day. Kung mapapansin nyo po, naka-yellow polo shirt po kami. Every Friday po kasi, dati po, kung yung naabutan nyo po, check-in pa po yan na kinukuha sa head office. Ayan, naka-yellow pa po ang Dream Builders habang, ayan, awarding po ng ano. So during our check-in day, inawardan po ako ni Coach Ray, yan, ng Bronze Directors Club pin. That's September 2016. Ayan. So,
dito nga po sa Arjor, nakakatuwa po, no? Tatlong pin lang po ang meron ako. Yung iba, every ladder or every, ano po, every level, nakukuha nila yung pin nila. Dito po sa Arjor, 3 times lang po ako na-awardan. Bronze Director, Silver, Bronze Director, Platinum, tsaka MC na po. Ikukwento ko po kung paano nangyari po yun. Ayan. So, maswerte po yung iba, na-awardan po sila sa mga anniversary, sa mga event. Ako po, sa training room lang po ako inawardan ng Bronze Directors Club. So, next po, sir. Ayan. So, sabi nga po, dati, yung daan po na tinatahak po namin, hindi pa po straight line. Lubak-lubak pa po. Kung kasama nyo po akong nagne-network, yung nag-uumpisa lang po si Arjur, siguro matitest po yung character nyo, matitest po yung patience nyo, matitest po yung faith nyo. Bakit? Kasi before po, grabe po yung struggle namin. Naranasan po namin magbenta po ng 5 cent na lang. Kasi ang dami pong out of stock. Pero during that time, hindi naman po problema po ng company yon. Nagka-problema po tayo si supplier kasi nga po, hindi niya po masupplyan yung demand. Kasi palaki na po ng palaki, parami na po ng parami yung naghahanap po ng ano ng Arjurcent. Hindi po kayang supply ng supplier, so doon po tayo nagka-problema. Dumating na time na 3-2 cents na lang po yung binebenta namin, pero tuloy-tuloy pa lang po, tuloy-tuloy pa po kami sa pagbebenta. Nakakapag-pa-stockis pa po kami that time. So, ramdam na ramdam ko po yung hirap po na pinagdaanan po namin before. Talaga pong struggle po, yung talagang kapag hindi po malakas yung dibdib mo, titigil ka na talaga. Kasi nga sabi ko, ano ba naman tong pinasukan ko, ang ganda ng trabaho ko. Kumikita po ako ng 40,000 per month, tapos ganito, most of the time hindi ko na-hit yung gusto kong income. Kasi nga po, ang hirap ibenta kasi nga kulang yung supply. Diba minsan mani-negative ka na lang. Talagang ramdam na ramdam mo po, yung tadaanan mo po talagang ano, daan, hindi po ganun kadali. So, sabi ko nga po dito, don't stop because you're tired. Keep going because you're almost there. So, imagine nyo na lang kung tumigil ako before sa struggle na yon, wala pong Coach Enzo ngayon na kumita na ng 3 million sa Arjur. So ganyan po. Kasi na-realize ko, nagpa-flashback po lahat yung napagdaanan ko sa sobrang hirap po sa journey na to. Ako po kasi yung taong hindi po ako masyadong emotional. Kaya sa slide ko, tinatanggal ko po yung mga nakakapagpa-realize sa akin na sobrang hirap po yung journey ko kasi ayaw ko pong maiyak. So next po tayo, sir. So tinuloy-tuloy ko po yung journey. Sabi ko nga po, hindi po kailangan mag-stop, hindi po kailangan mag-quit kahit ang dami ng reason ng pagpukwit. So kailangan ko magtuloy-tuloy and the only thing para magtuloy-tuloy is to plant. Paano ba mag-plant? Sabi ko po, yung pagpa-plant, kailangan pong ito kasi napaka-importante po ito. Kasi kapag hindi po tayo nagtanim, totoo po yun na wala po tayong aanihin. So naniniwala po ako, what we reap is what we sow. Kung anong tinanim po natin, yun po yung aanihin natin. So do not expect to get success if you don't do what needs to be done. So kailangan mo lang i-apply yung natutunan mo. So help as much as you can. So huwag mong isipin muna yung income kasi darating yan, yung income follows as long as na marami kang natutulungan. So kailangan mong lumaban. So according to Proverbs 14:23, all hard work brings profit but mere talk leads only to poverty. So kailangan pagsikapin mo talaga kung gusto mong may abot dito. So next, sir, ito na po talaga yung Arjur journey na may pagmamalaki ko. Sabi ko nga po dito sa Arjur, hindi lang po 20 na probinsya yung napuntahan ko dahil kay Arjur. Kasi ang goal ko po dito, hindi po kaagad kumita, kundi ma-share po yung Arjur journey ko po at ma-share po yung life-changing opportunity na nagpabago din po ng buhay ko. Imagine nyo po, dito po sa Arjur journey ko po na ito, ang dami pong gutom, ang dami pong pagod, ang dami pong puyat, mauulanan ka, maaarawan ka. Naranasan ko na po ma-delay yung mga flights ko. Umidlip po ako sa airport para hindi po ma-late ang flight kasi na-cancel yung flight. Naranasan ko din po matulog po sa gasoline station kasi nga lalo na yung mga pinupuntahan naming long drive. So, ito yung mga struggle na hindi nakikita ng karaniwan kasi ang success parang iceberg 'yan. Hindi nila nakikita yung mga napagdaanan mo. Ang nakikita na lang nila is yung now. Kung ano yung nakikita na nila, kung ano nakikita nila yung present. Pero yung pinagdaanan mo dito sa journey na to, talagang kung talagang kaya ko nang explain lahat-lahat,
pero limited po yung time po natin, hindi po talaga kaya. So kung makikita nyo po dito, yung previous slide, ma'am, previous slide nga po, sir. Yung previous slide po, yan po yung kauna-unahang pinadala po ako ni Arjor po sa province through, sumakay po ako ng airplane dyan papunta ng Masbate. Sabi ko po, pupunta po ako ng Masbate, wala po akong masyadong maraming grupo sa Masbate, pero po yung Masbate po, company-sponsored ABOP po yan. So naglakas po ako ng loob kahit wala po akong masyadong member po dyan. Ang goal ko, ang mindset ko po dyan, ma-share lang po yung negosyo at makatulong po na mapakinggan po ng marami na umaasa na mabago po yung buhay nila sa pamagitan ni Arjor. Dyan po sa Masbate, more than 100 attendees po dyan. Ayan, so winelcome po ako ni F.O. Cheryl ng Open Arms po dyan. So sa more than 100 attendees po na umattend dyan, lima lang po halos yung member ko po dyan. Pero yung saya na naidulot po sa akin, hindi ko po ma-explain. Kasi nga po, yung pagtanggap ng tao po sa Arjor, ganun na lang po kainit. Ayan, so nakapunta na rin po ako sa Isabela. Ayan, so dito sa Isabela, wala pa po akong kotse dyan. Grabe po yung travel time po dyan, 8 hours sa bus. Nararanasan ko pong sumakay ng bus sa gabi. Tapos paggising ko po, madaling araw na, nasa Isabela po ako. Mag-check-in po ako, maliligo lang. Tapos pagdating ng tanghali, pupunta na po ako sa Jollibee. Tapos magsiset up ako, magpre-present na po ako. Ganun po yung struggle po dyan. Grabe po. Ganun din po sa Bicol. Sobrang layo din po yung long drive dyan. Nakikisakay lang po ako kay Coach Ray dyan nung nag-i-start po kami. So naalala ko din po yung Romblon. Yung Romblon po kasi one of my first. Kasi nga sabi ko, sobrang hirap. So kapag hindi ka talaga, matitest po talaga yung patience mo at saka yung character mo. Yung Romblon, hindi ko alam kung pagising ko sa umaga. Yung pagising ko sa umaga is buhay pa ako. Kasi yung Romblon, buwis buhay po. Sasakay ka sa barko ng gabi, ng barko na to go. Tapos kailangan mong matulog kasi ang haba ng biyahe. Pagising mo, nasa Romblon ka na. So, kasama ko dyan sila CB Stella. Sila CB Stella. Tsaka si sila Sir Ray. Sobrang hirap po yung journey. Ilang beses rin po akong nakarating sa Romblon. Siguro more than 3 times. Ayan. Para lang po ma-share yung journey. Then pumunta po ako ng Quirino, Tacloban. Nag-2 times po ako sa Tacloban. Pinadala din po ako ni Arjor po sa Tacloban. Ni-request po ako dyan ni FO Kat. Ang dami ko actually sa travel ko po dito sa Arjor sa pagpunta ko sa mga provinces, sa pag-request po sa akin, hindi ko lang po na-share yung journey ko, hindi ko lang po na-share yung Arjor ko. Ang dami ko din pong natututunan para magamit ko kung paano ko pa mas mapabuti po yung Arjor journey ko po. So next po tayo, sir. So napunta na po ako ng Nueva Vizcaya, Pangasinan, Albay, Quirino Province, ang nalalayo pong lugar, then Bulacan, Laguna, ilang beses na balik po tayo dyan. Next po, sir. Then nakapunta na rin, ayan, pabalik-balik sa Romblon, then Baguio City, natry ko na rin po nag-talk dyan, Tarlac, Tabuk, ayan, ang lalayo. Next po, sir. Then ni-request din po ako sa CDO. Grabe sa CDO, 2 times po akong bumalik dyan. Team Infinity po yung nag-request po dyan sa akin. Wala man akong masyadong maraming member po dyan, pero pag ni-request ka ng ating mga stockies, hindi mo kailangan tanggihan. Kasi nga po, ang goal ko is i-share yung negosyo sa marami. Mapa-team ko man yan o hindi, talagang pupunta po ako. Kasi ang goal ko, hindi lang po kumita. Kasi naniniwala po ako, hindi mo man ako ka-team. Pero once na sinare ko sa yung business, hindi ka man nag-join sa akin, at least in my own little ways, natulungan kita na makilala mo si Arjor na pwede rin mabago yung buhay mo. Ayan. Then pumunta ako ng Iloilo. Grabe yung welcome po sa akin dyan. Sobrang daming attendees, more than 100. One of the warmest pagtanggap sa akin. At ang maganda po dito, pag bumababa po ako sa mga probinsya, minsan nag-request po yung mga BCO natin ng training,
nagbabagsak din po ako ng liwan, nagbabagsak din po ako ng Facebook marketing, kahit hindi man kita direct na ka-team, basta ni-request mo, okay lang po sa akin yan. Then, nakapunta na rin po ako ng Davao del Sur, Davao del Norte. Grabe, hindi ko po halos mga ka-team yan, pero nga po, ganun po talaga yung journey po natin dito sa Erdure. Hindi mo kailangan maging madamot, kailangan i-share mo yung puso mo sa lahat, di ba? As long as gusto nilang makinig, gustong matuto, kailangan mo pong i-share po yung life journey po natin at yung opportunity na ino-offer ni Erdure. At dahil kay Erdure, nakapag-travel po ako international, nakapunta po ako sa Brunei, nag-ABOP po ako sa Brunei, kasama ko po dyan si T.C. Doni, ayan, town center po natin ng Antipolo. Ayan, so ang daming journey. Actually, itong slides na to, kulang na kulang pa. Sabi ko nga, iniisip ko, parang well-traveled po ako dito sa Erdure. Yung fulfillment, kakaiba po talaga. So next po, sir. So dahil nga po sa pagtatanim po natin, ang dami natin natulungan, mapatim man natin o hindi, ito po yung mga achievers sa team ko. Ang tawag ko po sa kanila, generals. Kasi bakit ko sinabing generals? Kasi nga po, ito yung mga taong nakasama ko hanggang since nagsisimula po ako sa negosyo. So ilan po sa kanila, andito pa, kasama ko pa rin ngayon. I am not where I am right now kung hindi sa mga taong to, sa mga core leaders ko na sinamahan po ako hanggang umpisa. So maraming salamat, my core leaders, may mga generals. Alam ko yung journey natin, hindi po madali. Ang dami pong negativity, ang dami pong challenges. Pero we stay strong. Andito pa rin tayo nagtutulungan. Some of them left already, pero thank you pa rin. Kasi nga po, yung learnings at experience at memories, hindi naman mawawala yon. So maraming salamat po. So sa mga taong na andyan pa rin, na talagang up to until now, talagang kasama ko pa rin po sa journey po na ito. At hindi pa rin po bumibitaw. Ayan, so next po tayo, sir. Ayan. So sabi ko nga kanina, tatlong pin lang yung na-receive ko dito sa Erdure. Yung pangalawang pin ko po, yung tinatawag na Platinum Directors Club. Alam niyo po, one year pa lang po ako sa Erdure, na-reach ko na po yung Platinum Directors Club na yan. So hindi ko po magagawa yan kung di po dahil po sa mga taong nagtiwala sa akin, sa mga leaders, sa mga lugar na napuntahan ko po. Ayan, ang maganda po dito, hindi ko po, kung makikita niyo po sa screen nyo, hindi ko po malilimutan to, awarding na ito. Kahit Platinum Directors Club po ako niyan, talagang memorable. Sabi ni Sir Arvin, buti na lang Coach Enzo, hindi ka Millionaires Club Circle at this time ng awarding. Kung hindi, walang umakyat ng stage na Platinum Directors Club. So, in short, history po ito. Kasi nga po, ako po yung kaisa-isang Platinum Directors Club po na na-awardan during this awarding. Kaya hindi ko po talaga makakalimutan si Press yung sinabi po niya that time. Maraming salamat po, Press, at Sir Bismarck po. Kasi nga po, nung nasa stage po ako, talagang binulungan po nila ako. So teary-eyed po ako that time, tinaas ko po yung ano ko, yung plaque, na para po sa lahat ng na nagtiwala po sa akin dyan at sumusuporta po sa akin. So next po, sir. Ayan. So ito po yung timeline ng achievements ko po dito sa Erdure. So 1 year and 3 months na awardan po ako as Millionaires Club Circle po ng Erdure. Ako po yung number 12 Millionaires Club Circle po ng Erdure. Nakuha ko lang po yan ng 1 year and 3 months. So ito po yan, dito po sa left side. Tapos dito naman po sa right side, after 1 year, so every year, thanks God, nagkakaroon po tayo ng award. So after 1 year, na-awardin din po tayo as top 10. Naranasan ko pong maging VIP. Pag sinabing top 10, VIP po yan ni Erdure. Hindi po porque MC ka kasi, part ka na ng VIP. So it takes greatness din para mapasama ka po talaga sa top 10 as VIP. And I'm grateful dahil mahilig nga po ako mag-travel. Nakakuha po ako ng travel incentive kay Erdure. Nakuha ko po yung South Korea travel incentive. That's February 22 to 25, 2019, South Korea Incentive Travel Qualifier po tayo dyan. So that's for 5 days po. Ang maganda po dyan, all expenses paid po na binigay po ni Erdure po yan. So ganun po kaganda po yung ano, yung incentive po ni Erdure. So dito, masipag ka lang. Talaga, may naghihintay po na rewards.
at perks po na ibibigay sa'yo si Arjun. Next po, sir. So, sabi ko nga, itong travel na yan, it's a life-changing memories na hindi ko po malilimutan. Yan. So, come 2019, naging top 13 po ako sa awarding po ni Arjun, 40th anniversary. Tapos, na-hit ko din po yung China Travel Incentive. Ang maganda po dito, travel incentive qualifier po tayo, pero dahil nga po sa pandemic, na-hold po muna yung mga travel natin, which is understandable po yun kasi ang goal po ni company, mapanatiling safety po tayo, and at the same time, hindi po tayo mahahawa po sa virus. So, ganun po tayo kamahal ni Arjun. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Next, sir. Ayan. So, come 2020, present time, so kung mapapansin nyo po, ayan, na-awardan po ako as Executive Millionaires Club Circle po ni Arjun. Kumita na po tayo dito ng 3 million pesos po. Hindi ko po ine-expect to, grabe po, kasi sino ba naman ako, di ba, na accountant, corporate, mahiyain, tapos ngayon 3 million income earner na dahil po nga kay dahil nga po sa mga tao nagtiwala po sa akin, hindi ko po talaga may hit po yan kung wala po kayo. You know who you are, coaches. Next po tayo, coach, sir. Ayan. So, ito po yung new normal kasi nagtatanong po siguro kayo kung anong ginagawa po namin sa new normal na ito. Sa new normal po natin po, almost everything stop. Yung parang nag-slow down lahat po. Pagpasok po ng pandemic, ang taas po ng anxiety, ang taas po ng stress level, to the point na minsan nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng hope, kung mahina ang loob mo, gi-give up ka na, titigil ka na. Pero kami po sa Dream Builders family, sa team po ng Dream Builders, sa team po ng Dream Builders Superstars, continuous po yung journey namin kahit new normal na po, or kahit may pandemic. This pandemic, nagkakandak po kami ng live Facebook training, ayan, nag-live Facebook training po ako, nag-conduct po ako ng prospecting. Paano ba mag-prospecting online gamit ang Facebook? Ayan. Paano mag-Facebook marketing? Tamang pag-Facebook marketing gamit ang Facebook page, boosting, Facebook ads, ganyan. So sa team po ng Dream Builders, very proud po akong sabihin, weekly meron po kaming training. So talagang kahit pandemic, kahit nasa bahay po ang mga members po namin, equipped po kami sa learning. Ayan. So next po tayo, sir. Ayan. So ako po kasi meron po akong YouTube. During this pandemic, na-utilize ko po yung YouTube channel ko para i-upload po si Arjun. Ayan. So yung YouTube ko, Enzo Espinosa TV, ina-upload ko po dyan yung kagandahan ng business. Nagba-vlog po ako. Dyan po. Kung paano kumita online sa pamamagitan ng Facebook. Binag ko din po yung supplement po natin, nilagay ko sa Facebook page ko para mas maraming ma-reach po. Kasi nga po, ito na yung new era, new normal, which is digital marketing na po tayo. So dahil po sa Facebook at sa online presence, mas marami pong nakakakita po ng negosyo po natin. So alam niyo po ba, dahil nga po sa kaka-online po natin, sa Zoom meeting, na-try ko pong makapag-close po ng Stockies. Ayan, nakapag-close po ako ng MK gamit po ang Zoom meeting. Ito, sa Taiwan, Team Taiwan po yan, close deal po yan, which is MK na po, sa MKT na po ng Taiwan. So next po tayo, sir. Ayan, so continuous lang po yung ano ginagawa namin activity sa team. Meron din po kaming team meeting. Itong team meeting namin, halos weekly po ito. Hindi lang po sa team ko, kundi buong team Dream Builders po. Dito sa team meeting natin, nagbabagsak po kami ng mga updates ng company. Kaya we make sure na kahit pandemic, kahit since nasa bahay po majority, we make sure na updated po ang lahat. Well, hindi po sila nahuhuli sa updates sa mga activities ng company. Talagang ina-update po namin sila lahat. Yeah, so no one will be left behind during this pandemic. Sama-sama po namin pinag-aaralan yung negosyo, pinagtutulungan, kung ano may tutulong po namin, ginagawa po namin through online. So next po, sir. Ayan. So dito po, yung pang-apat po na P sa our journey ko, yung tinatawag na prayer. Itong prayer, napaka-importante po sa akin ito. Kasi nga po,
nung nag-start po ako pumasok sa Arjor, pinagdasal ko, Arjor is an answered prayer. So, nandito po ako dahil nga po kay sa prayer po na sinagot po ni Lord na ito na po yung tamang company para sa akin, yung tamang network marketing. Kasi nga po na-burn out na po ako, ayaw ko na. Pero dahil nga pinagdasal ko, paulit-ulit, talagang ito binigay niya po. Siksik lumalaga, umaapaw na blessings. Yan. So, most importantly, pray every step of the journey. So, kung nawawalan ka ng pag-asa ngayon, kaibigan, kapatid, alam ko mahirap yung pinagdadaanan natin, kailangan mo lang mag-pray. Most of the time, nanghihina ka, kailangan mo mag-pray. Throughout your journey, kailangan mo mag-pray. And if you ever feel like giving up, sabi ko nga, remember that there's someone out there na who looks up to you. Kung pinanghihinaan ka, pag-pray mo, bakit mo ba ginagawa si Arjor? So, tignan mo yung pamilya mo. Kasi alam ko sila yung biggest why, sila yung purpose mo, kung bakit binigyan ka ni Lord na answered prayer na that is Arjor. So next po, sir. Ayan. So iiwanan ko lang po kayo ng Bible quote. Sabi sa Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised for us. So totoong-totoo po ito. So minsan kasi, andun po yung impatience po natin. Minsan madami pong magagaling, madami pong masisipag, pero minsan mainipin. Tama po. Always remember po na God will always give you the best, pero according to His perfect timing. Minsan may mga plano tayo sa buhay na minsan gustong-gusto na natin makuha. Minsan disappointed na tayo na hindi pa binibigay, pero ipag-pray lang natin na minsan baka hindi pa tayo ready kaya hindi pa binibigay ni Lord. So wag po tayo mag-give up kasi nga greatness takes time. Kailangan natin maghintay. And always remember, believe in yourself. Wala pong taong naging successful na hindi pong nagtiwala po sa kanyang sarili. So wala pong, hindi po, kahit andyan po si upline, no one will push you until you push yourself. Walang magtutulak sa'yo unless itulak mo yung sarili mo towards your dreams o sa pangarap mo. So again, I'm Coach Enzo. Hopefully na-inspired ko po kayo sa kwento ko. Short journey ko po dito sa Arjor. I am grateful for this journey. And thank you po Big 3 sa pagbigay po sa akin na opportunity na i-share po ulit yung journey ko. At sa aking mga mentor, maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, nandito po ako, lalo na kay Mentor Okis. At sa team Dream Builders ko po, Dream Builders Family, sa aking mga heartlines, especially sa Dream Builders Superstars. So everyone who stayed with me or who has been with me in this journey, guys, you know who you are. Maraming salamat po. I'm just so grateful. Maraming salamat po sa opportunity na binigay nyo through Arjor. And stay safe, everyone. And God bless. Maraming salamat po ulit. Thank you so much, Sir Enzo. Isa na namang inspirasyon na ang hinatid niya sa atin dito sa ating Thursday Business Talk. Isa nga doon sa mga sinabi ni Sir is yung what you reap is what you sow, di ba? Kung magtanim lang po tayo ngayon, aanihin din po natin yan pagdating ng tamang panahon. Mm-hmm. At all, don't give up kasi keep going kasi you're almost there na nga, ika nga niya. Sinabi niya nga na always pray po tayo, huwag tayo makakalimot na magdasal at humingi ng gabay sa ating panahon.